Andrea's POV. Kaarawan ni Jackie at di matanggihan ni Andrea ang paanyaya ng dalaga na banlo sa birthday party nito. Alas 5 pa lang naroon na si Mac para sunduin siya. Isang simpleng strapless silver gown ang isinuot niya. May mahaba itong slit sa gilid kaya kapag naglalakad siya, lumalabas ang bilugan at mahaba niyang kaliwang hita. Tirenohan niya ng 4 inches Valentino silver shoes. Regalo yun ni Mac sa kanya nung nakarang Pasko, kasama ng silver Chanel bag niya na siya rin ginamit niya ngayon. Isang dangling earrings lang ang burloloy niya. Manipis lang din ang nalagay niyang makeup. Ewan ba niya ngunit di siya komportabling magsuot ng makapal na makeup. Hindi naman kasi kinahiligan ang maglagay ng makeup. Kung hindi nga lamang formal ang okasyon na to nun kang mag-makeup pa siya eh. Pakiramdam kasi niya nakakatanda ang makeup at nakakasira ng balat. Kaya never siyang gumamit. Kung di naman hinihingi ng pagkakataon, you never fail to amaze me, Andrea. Buong pagwapugay na sabi ni Mac sa kanya nang lumabas siya ng kwarto. You look fabulous. Hindi alatang may 5-year-old daughter ka na. Di ako may birthday kaya huwag mo akong bulahin. Tumatawang sabi ni Andrea sa binata. Palagay mo binubola lang kita? Hindi kita pinagtsaga ang suyuin ng 4 years para lang bulahin ka, Andrea. Sabi nitong nilapitan siya ng hagan sa noo. Paniguradong all eyes sa mga inggitero sa akin dahil kasama ko lang naman ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Hey, hindi pa nag-start ang party, mukha ka na nakainom. Natatawang sabi niya rito. Let's go, bago pa magising si Ritanyan at tumabol sa atin. Hinila niya na ito palabas ng kanyang apartment. Nang makapasok sa last elevator, di na nakatiis pa si Mac. Siniil siya nito ng hagan sa mga labi, ngunit mabilis niya itong tinulak palayo sa kanya. Masisira ang makeup ko. Mapakla ang ngiting pinakawalan niya. Tiningnan niya kunwari ang sarili sa refleksyon, ngunit ang totoo, gusto lamang niyang iwasan ang mapanuring mga mata ni Mac. Ang totoo, palagi nilang siyang naiilang sa mga hagan nito. Hindi niya alam kung kailan siya magiging komportable. Kabaligtaran kapag sinitan ang humagan sa kanya. Napatiim ang mga labi niya nang maalala na naman ang dati niyang asawa. Munti ka na naman niyang maibigay ang sarili dito. Blessing in disguise nga siguro na tinanggan siya nito or else baka mabuntis na naman siya. At kapag nagkataon, panigurado, isusumpa siya ni Mac. Nathan's POV. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi ni Nathan nang pumasok sa bulwagan sina Mac at Andrea na magkahawak ang kamay. Bigla ay naisip niyang sana ang kahawak kamay niya yon ni Andrea kung hindi lang siya nakapeste. Pero kaagad niyang pinalis ang nasa isip. Nagkulwan hindi napansin ng mga to kaya't nilihis niya kaagad ang tingin. Nangako siya sa sarili. From now on, sa Jackie na lamang ang pag-uukulan niya ng pansin. Di tamang halos ibigyan na nito sa kanyang lahat. Pagkatapos, tinututime niya lamang ito sa kanyang utak. Bumaning siya kay Jackie na blooming nung araw na yon. Masaya siyang makita na ang sesen nito kasama ng pamilya at mga kaibigan nito sa espesyal na araw na to. Andrea, Mac! Tawag ni Jackie na mapansin ang pagdating ng dalawa. Nilapitan pa siya ng kasintahan. Hinawakan na isang kamay niya at giniya palapit sa bagong dating na bisita. No choice kundi makipaggamay siya kay Mac. Nakipagbeso na rin siya kay Andrea just to prove na no hard feelings sa pagitan nila at binigyan na niya ng closure kung anuman ang nangyari sa kanila noon. It's about time na maging civil sila sa isa't isa, alang-alang sa kanilang anak. Dapat na rin niyang tanggapin na si Mac nang nagmamayari ng puso ng dating asawa. Kahit parang hirap na hirap pa rin siya kapag naiisip ang bagay na yun. Pinapahirapan pa rin siya na matinding selos, ngunit pipiliin niyang kalimutan ang lahat. Kailangan niyang mag-move on. May sariling buhay si Andrea at sa tingin naman niya, masaya na to sa piling ni Mac. He has to accept that. Ano kayang gagawin ni Mac kapag nalaman nito na handa pa rin si Andrea ang ibigay sa kanya ang sarili nito ng gabing iyon? Peste, muling nag-init ang kanyang katawan nang maalalang insidenteng iyon. Kahit malamig, pinagpawisan siyang bigla. May kakaiba pa rin dating sa kanya si Andrea na kahit kailan, hindi yan naramdaman sa ibang babae. Hindi niya kayang pangalanan ang damdaming iyong nararamdaman. Na nabubuhay sa kanya tuwing kinukuha niya ito,
Kahit kay Jackie, hindi niya maramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Andrea's POV. Namumula ang kanyang mukha na magtama ang paningin nila ni Nathan. Mabilis niyang iniwas ang tingin dito dahil pakiramdam niya, tinatanggalan na naman siya nito. Kumuha siya muli ng wine ng dumaan ng waiter sa harapan niya, tsaka nagpunta ng terrace para magpahangin since abala si Max sa pakikipaghuntahan sa mga kaibigan nito tungkol sa mga negosyo at kung ano na pang kasosyalan ng topics na mga to. Kesa naman magmukha siyang sira na hindi makasabay, mas bininila naman niyang mapag-isa. Ayaw naman niyang paka-trying hard. Tanggap naman niya ang katotohanan, magkaibang-magkaiba ang mundong ginagalawan nila ni Mac. At yun din naman na maganda sa lalaki, hindi nito ay pinipilit sa kanya ang mga bagay na ayaw niya. Nathan's POV. Ang balak lang sana ni Nathan, lumanghap ng sariwang hangin, kaya laking gulat niya na madatnan si Andrea sa terrace na nag-iisa. At mula sa tama ng liwanag na nagmumula sa lamppost, nagmistula itong isang diyosa ng kagandahan. Naparunok siya. Aalis na lang sana siya, ngunit ewan ba niya kung bakit niya na naman napigilan ang kanyang sarili. Nilapitan niya ito. What are you doing here? Bakit di mo samahan si Max sa loob? Di man niya gustong ipahalata. Halata ang selos sa tono ng kanyang pananalita. And how about you? Bakit di mo rin samahan dun sa loob yung birthday celebrant? Balik tanong ni Andrea sa kanya. Napangisi siya. Are you jealous? Nanunokso ang kanyang mga mata nang tingnan ito. Why should I? Marieng tanong nito sa kanya. Don't flatter yourself too much, Mr. Vasquez. Hindi na akong babaeng yon. Really, Mrs. Vasquez? Mapanayang sabi niya. Hindi yan ang naramdaman ko noong isang araw. As far as I remember, winning kang ibigay ang sarili mo sa akin ang gabing yon. You even demanded that I... Bago pa niya maituloy ang sasabihin, mabilis na siyang nasampal ni Andrea. Nakita niyang poot sa mga mata nito nang muli itong magsalita. Matagal ko nang gustong gawin yan sa'yo. Alam mo ba yun? Kung tutuusin, hindi sapat ang isang sampal lang. Galit na galit na sabi ni Andrea. Tsaka sinampal itong muli sa Nathan. Ha! At kung iniisip mong may ibig sabihin ang naging reaksyon ko nung gabing yon, nagkakamali ka. In fact, nasusuka ako sa tuwing maaalala ko yon. Mapakla, apo kong pinawalan nito. Ilang beses ko ang kinuskos ang buong katawan ko para mawala ang bakas ng mga hagan mo sa akin. Aalis sana si Andrea nang may maalalang sasabihin. Oh, and don't ever call me Mrs. Vasquez. Para sa akin, matagal lang natapos ang kabanatang yun ng buhay ko. The only permanent thing in this world is changed. At nagbago na ako, Nathan. Malayong malayo na ako sa babaeng handang maging martir para sa'yo. Matagal nang wala ang Miss Andrea Vasquez na tinutukoy mo. Pagkasabi niyon, mabilis na siya nitong tinalikuran. Napakayom ang kanyang mga palad. Ramdam niya ang sakit sa bawat katagang binitawan sa kanya ni Andrea. Mas mataas pa yon sa isang bagong hasang punyal. Pakiramdam niya tinadtad ng husto ang puso niya sa mga sinabi nito. Pero hindi niya ito masisisi kung magagalit to ng husto sa kanya. Kasalanan naman niyang talagang lahat. Gustuhin man niya ngayong ibigay ang pagmamahal na inihingi nito dati sa kanya. Hindi na nito yun kailangan ngayon dahil si Mac na ang bago ng mamayari ng puso nito. Nathan? Paglingon niya, nakita niya sa Jackie. Nagtatanong ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Why are you here? Nabobored ka na ba sa party ko? Gusto mong takasan na natin sila? No, this is your party. Hindi magandang iwan mo mga kaibigan mo. Sabi ni Nathan sa babae. Nilapitan na to at tinaggan sa noo. Just enjoy the party and don't worry about me, okay? Tumatanda na siguro ko kaya hindi na ako nag-enjoy masyado sa mga ganitong bagay. Pagdadahilan niya sa dalaga. I think I will go ahead. I will see you tomorrow, okay? Nathan? Nagpaprotesta ang mukha nito. Inawakan niyang mukha ni Jackie. Tinaas parap sa kanya. Sweetheart, it's your special day. Pasensya ka na kung killjoy ako. Talaga lang di maganda ang gising ko ngayon. Kaya as much as I want to, hindi ko na kayang makipagsabayan. I will see you tomorrow, okay? Aniya at muli itong hinaggan. This time sa mga labi, buong init naman siyang ginantihan ng hagga ni Jackie. Ngunit bago pa makarating sa kung saan
Ang ginagawang iyon, mabilis na siyang kumalas dito. Baka hinahanap ka na ng mga friends mo. Di na ako magpapaalam sa kanila. Ikaw na ang bahalang magdahilan para sa akin. Okay? Humaba ang nguso ni Jackie at parang batang sumandal sa balikat niya. Hinaplos niya ang buhok nito, tsaka hinagkan sa noo at pinalo ang tagiliran. Go! Bago pa ko anong magawa ko sa'yo, pilyong sabi niya rito. I like that. Pilyang sagot naman ito sa kanya. Natawa naman siya. Sige na, marami pa namang ibang araw dyan, sabi niya rito. Okay, sige na, tumakas ka na. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanila. I love you, sweetheart. Malambing na sabi ni Jackie sa kanya. Hinagkan niya ito sa noo, tsaka mabilis nang umalis. Hindi siya sa kono niya nagpatid. Doon siya sa dating bahay niya ni Andrea tumuloy at mag-isang nilunod na naman niya ang kanyang sarili sa alak. Andrea's POV. Mukha nag-enjoy pa si party si Mac kaya nahihiya si Andrea. Nahihiyain na itong umuwi. Ngunit talagang masama ng pakiramdam niya. Siguro'y dahil kanina pa niya gustong umiyak ngunit hindi niya magawa. Kaya ang samang-sama na. Pumasok siya ng restroom. Nagkulong sa cubicle para sana maglabas ang sama ng loob. Maya-maya'y naulinigan niya ang boses ni Jackie sa loob ng restroom. May kausap tong isang babae. You mean, nagpipills ka para hindi ka mabuntis just because ayaw mong masirang figure mo? Dinig niyang sabi ng babaeng kausap nito. Napakunot ang noo niya. Yes, pero syempre hindi ko sinasabi kay Nathan. Ang alam niya, talagang di ako mabubuntis dahil sa sakit ko. Sakit? Bahagya siyang sumilip. Nakita niya ang umiti sa Jackie. Basta, sa akin na lang yun. Piliang sabi nito sa babaeng kausap. Napakagatlabi siya. Di niya gaanong naiintindihan kung anong ibig nitong ipakahulugan sa sinabi nito. Ngunit natatandaan niya na isang beses silang magkausap tungkol kay Nathaniel. Tandang-tanda pa niyang umiyak ito. Marinaw na marinaw pa sa kanyang alaala ang mga sinabi nito na gustong-gusto nitong magkaanak pero dahil may sakit to, nahihirapan tong mabuntis. Hindi siya makapaniwalang kasi nungalingan lamang naman pala ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kalamnan. Niloloko lamang pala ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Nanginig ang kanyang kalamnan. Gustong-gusto na sana niyang lumabas para ipaalam kay Jackie na narinig niya ang usapan ng mga ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Anyway, labas na naman siya kung anong gusto nitong gawin sa sarili nitong katawan. Sino nga ba siya para makialam kung gugustuhin man itong magbuntis or hindi? Mas lalong wala siyang karapatang ipaalam pa yun kay Nathan. Para ano pa? Labas siya kung anumang naugnay ng dalawang yon. Basta hindi madadamay ang anak niya sa mga ito, mananahimik na lamang siya. But in fairness, magaling umakting sa Jackie. Sa bagay na yon, may paiyak-iyak pa itong nalalaman? Ano pa ba ang mga sekreto nitong hindi niya alam? Not my problem, anang utak niya. May sarili siyang problema at hindi tama na pag-aksayan pa niya ng panahon ng buhay nito. Sa ngayon, ang dapat niyang gawin, mag-focus sa kung anong meron siya. Ngunit di pa rin siya makapaniwala sa natuklasan. God, awang-awa pa naman siya rito na makausap ito na gusto nitong maging ina kay Nathaniel. Pinigilan niyang makagawa ng ingay. Ayaw niyang malaman ni Jackie na narinig niya ang sekreto nito. Nang makalabas ito sa restroom, tsaka lang siya lumabas sa cubicle niya. Napatitig siya sa salamin habang paulit-ulit narinig ang sinabi ni Jackie. God, ano kayang mararamdaman ni Nathan kapag nalaman itong nagtitake ng pill sa Jackie dahil ayaw nitong mabuntis? Pero knowing Nathan, mahal na mahal nito sa Jackie, kaya di naman siguro yung big deal para sa dating asawa. Dating asawa? Technically, asawa pa rin pala niya sa Nathan dahil di pa naman sila hiwalay. Muling naalala niya ang sinabi nito kanina. Mrs. Andrea Vasquez, may kung anong kilig na inihatid yon sa kanyang buong katawan habang naalala kung paano yung binagkas sa kanya kanina ni Nathan. Eto na naman siya. Naiinis siya sa kanyang sarili, sa kanyang mga kabestihan. Nathan's POV. Ilang beses ko bang kailangan ulit-ulitin sa iyong lahat bago mo maintindihan, Mrs. Luxin? Singhal ni Nathan sa kanyang bagong sekretarya at napipikong lumabas ng kanyang opisina. Nagpahatid kay Mang Roy sa bagong pub house na pinapatayo niya.
Kahapon pa niya gustong makita si Nathaniel, ngunit may kailangan siyang tapusing trabaho kahapon. Kaya nangako na lang siya na manonood sila ng sine ngayon. Ngunit nagka-problema nga sa mga dokumento na kailangan niyang pirmahan, kaya napasugod siyang bigla sa opisina. Ngayon naman, kailangan niyang tignan ng construction ng pub house since may mga nilabag daw na construction ng kanilang building ayon sa city engineer na nag-i-inspect dito. Alam naman niya, humihingi lang ito ng karagdagang lagay. Kabisadong kabisado na niya ang kalakaran ganito. Hanggang mawala na sa isip niyang usapan nila ni Nathaniel dahil sa dami ng trabahong kinaharap niya. Alas 4 na ng hapon nang maalala niya ang usapan nila ng anak. Nagmamadaling nagpahatid siya kay Mang Roy sa kondo ni Andrea para sana sunduin ang anak, ngulit parang nanonood siya ang pagkakataon. May aksidente ang nangyari sa daraanan nila kung kaya't naipit siya ng traffic. Tinawagan niya si Andrea para sana kausapin ang bata. Natutulog na siya. Matabang na sagot ni Andrea sa kanya. Nakatulog siya, kakahintay sa iyo. Napahinga siya ng malalim. I'm sorry, nawala sa isip ko. Next time huwag kang mangako kung hindi mo naman kayang to pa rin. Ines na sabi ni Andrea sa kanya. Huwag kang paasa. Pagkasabi noon, pinagpatay na siya nito ng telepono. Tinatawagan niya itong muli, ngunit naka-off na ang phone nito. Ines na ines siya. Alas 7 na ng gabi na makarating sa apartment ng mga to. Katulong lamang ang humarap sa kanya. Para pang alanganin to na pagbuksan siya ng pinto, pero nagpumilit siyang pumasok sa loob. Dire-diretso sa kwarto ng anak, ngunit nang makita ang natutulog na ito, hindi niya na to ginising pa. Hinagka na lang niya ito sa noo, tsaka dahan-dahang lumabas ng silid nito.